Yo mga bossing, kumusta? Bakit nga ba nagkaroon ng martial law sa Pilipinas? Ngunit bago ang lahat, huwag kakalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa marami pang kwentong kagaya nito. Noong gabi ng September 21, 1972, kinausap ni Ferdinand Marcos ang mga Pilipino gamit ang telebisyon at radyo para ipaalam sa buong bansa na nagdeklara na siya ng batas militar. Ngunit bakit nga ba siya nagdeklara ng batas militar? Mabalik tayo noong 1968 noong sumapi si Jose Maria Sison o mas kilala bilang Joma Sison sa grupong Partido Komunista ng Pilipinas o PKP. Ang PKP, sila ang mga lumalaban sa mga Hapones noon sa pamamagitan ng guerrilla warfare. Ngunit lumipas lang ng 4 na taon, nahati ang PKP sa 2 noong magtatag si Joma Sison ng Communist Party of the Philippines o mas kilala bilang CPP. At dito na inumpisaan ni Joma Sison ang paglaban sa gobyerno na nasa ilalim ni Pangulong Marcos. Ngunit hindi sapat ang puwersa na meron ng CPP para patawbin ang gobyernong Marcos. At upang mapaigting pa ang pakikipaglaban sa gobyerno, binuo ni Sison at sa tulong pa ng isa pang leader komunista na si Bernabe Buscaino ang military wing ng CPP na tinatawag na New People's Army o mas kilala bilang NPA. Ang CPP, ito ang nagsasagawa ng kabi-kabilang protesta sa mga lungsod, habang ang NPA naman ay abala sa military operations sa mga probinsya. At para magkaroon naman ng mata sa gobyerno ang CPP at NPA, dito na papasok ang mortal na kumakalaban kay Marcos na si Ninoy Aquino. Nakipagsabwatan si Ninoy Aquino sa mga NPA upang pabagsakin ang rehimeng Marcos noong panahon na yon. Sinasabing isa sa mga lungga ng mga NPA ang Hacienda Luisita mismo na pagmay-may-ari ng mga Aquino. At dahil nga sa nagaganap na kaguluhan sa Luzon, dito na napagkasunduan ng mga kongresista at mga senado na magdeklara ng martial law upang mapigilan ang mga komunistang grupo na ito. At makalipas lang ng ilang araw, dito na dinakip ang mga matataas na opisyal ng CPP at NPA, kasama na sina Joma Sison, Bernabe Buscaino at si Ninoy Aquino dahil sa pakikipagsabwatan sa mga ito. Kinausuan sila ng kasong rebelyon at ikinulong kasama na ang halos 700 na mga kasapi nila. Mula 1972 hanggang 1985, tumahimik ang buong Luzon at walang nababalitang militanteng grupo na nanggugulo. At dito na unti-unting humina ang CPP at NPA. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, habang nasa kulungan ang 3 opisyal ng NPA at CPP, ay palihim silang kumikilos at nag-iisip ng paraan kung papaano sila makakalaya. At noong March 1980, nagkaroon ng heart attack si Ninoy Aquino habang nasa loob ng kulungan. Dinala siya sa Philippine Heart Center upang gamutin. At dito na sinabi ng doktor na kailangan siyang operahan, ngunit walang mga doktor na nais siyang operahan dahil lahat sila ay natatakot sa pwedeng mangyari. At si Ninoy Aquino mismo ay ayaw niyang magpa-opera sa Pilipinas, ninais niyang magpa-opera sa Amerika. Kaya noong March 8, 1980, inareglo ni First Lady Imelda Marcos ang pag-alis ng bansa ni Ninoy Aquino kasama ang kanyang pamilya papuntang Amerika upang doon na magpa-opera. Nanatili sa Amerika si Ninoy Aquino ng 3 taon. Bagamat nasa Amerika siya, tinutuligsa pa rin niya ang rehimeng Marcos. Kaya noong August 21, 1983, bumalik si Ninoy Aquino sa Pilipinas at habang nasa eroplano siya, pagbaba niya, dito na siya pinatay. At dito na nalito ang mga tao kung sino nga ba ang pumatay sa kanya. Kaya ang tanging pinagbintangan nila ay si Ferdinand Marcos. Kaya noong 1986, dito na pinatalsik sa pwesto si Pangulong Marcos. At habang nasa pwesto ang asawa ni Ninoy na si Corazon Aquino, dito na niya pinalaya sina Joma Sison at iba pang mga kasapi ng NPA at CPP. At dito na rin unti-unting lumakas ang mga NPA at CPP na magpahanggang sa ngayon ay nananatiling kontra sa gobyerno na kahit sino atang maupong presidente ay nais nilang patalsikin dahil lamang sa sarili nilang hangarin.